Napakaraming mga nakakalungkot na balita ang bungad ng 2021, and we all need some sort of a refresher na hey, we are still breathing. And oh boy, I hope na ang video ito ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ngiti at maraming kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Malamig ang panahon and I hope nakakaligo pa tayo ng maayos. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga video at litratong ngayon mo palang makikita. At ang lahat ng yan ay siyempre dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. What better way para simulan ang video kundi makita ang cute at dambuhalang goldfish na ito. At alam nyo ba na ang mga goldfish ay sadyang matatalino? Mayroon silang mas mataas na cognitive powers kaysa sa ibang vertebrates. Kaya naman pinaniniwalaan na ang mga ito ay natatandaan ang mga taong nagpapakain sa kanila, mapaitsura, boses at mukha. Ito naman ang close-up picture ng isang tigreng umiinom ng malinis na tubig sa malinis na paligid. Kumpara naman sa tigreng ito ay mas pipiliin ko na ang mas nauna dahil mas malinis nga. Maganda ang tanawin at hindi masyadong madamo. Kung hindi mo ito gets ay huwag mo nang alamin pa. At anyway, bago pa man tayo mapunta sa kung anumang usapan ay ang next in line natin ay matanong kita. Nakakita ka na ba ng mabalbon, makapal at kulot? Nakabayo? Well, kung hindi pa ay ito ang Bashkir Curly Horse na may curly coat. Ito naman ang malaking ulo ng dodo bird. Ang dodo bird body ay na-extinct ilang daan taon na ang nakakalipas. Pinaniniwalaan ang dahilan kung bakit sila nabura dito sa mundo ay dahil sa sobrang bait nila sa mga tao. Hindi kasi sila takot at ginagawang advantage naman ito ng mga tao para kainin ang ibong ito. Ito naman ang buto ng isang puffer fish o mas kilala dito sa Pinas sa tawag na botete. Isa na yata ito sa mga pangarap na mapuntahan ng mga kamote riders. Banking dito, banking doon, at boom! Ingat-ingat sa kalsada at kung maaari ay huwag nang mandamay pa. Anyway, matatagpuan ito sa Kanagawa, Japan. Isang nakaka-relax na jamming-jamming ng mag-aports na lolo. Minsan nyo na bang naisip kung ano ang itsura ng mga tabletang gamot na iniinom natin pag natutunaw? Well, ito ang sagot dyan. Ang hayop naman na ito ay tinatawag na vaquita. Sa ngayon ay tinatayang 10 na lang ang makikitang ganito sa wild. Endemic ang mga species na ito sa norteng bahagi ng California. Ito ba di ang iba't ibang itsura ng ating buwan na nakuhanan sa loob ng 10 taon? Ano ang paborito niyong kulay? Ako ay yung medyo purple. Buddy, nakakita na ba kayo ng puting mansanas? Well, ito ang tinatawag na, you guessed it, white apple. Panoorin natin ang clip na ito. At kung may puti ay siyempre may itim din. Hindi yung bulok body ha, kundi literal na itim talaga. Tinatawag itong black diamond apple na isang rare breed at makikita sa Tibetan region. Ang mansanas na ito ay sobrang mahal at iilan lamang ang may tsansang makatikim. Sinasabing napakasarap daw nito at mas matamis kaysa sa regular na apple. Panoorin natin ang clip na ito. Naaalala ko tuloy yung kasabihang, once you go black, you can never go back. Isa ito sa pinakamalaking pera na nagawa sa buong mundo. Inisyo ito noong 2017 bilang selebrasyon ng 60th anniversary ng kanilang kalayaan sa Malaysia. Pero papahuli ba ang Pilipinas kung palakihan ng usapan eh kahit maliit ay sasabihing malaki pa rin? Pero ito talaga ang malaki. Ang Pilipinas ay mayroon noong 100,000 peso banknote na singlaki ng isang bond paper. Iniisyo ito noong 1998 bilang pagdiriwang din ng ating kalayaan. Ito naman body ang tinatawag na Da Vinci Bridge.
Isa na yata ito buddy sa may pinakamalalim na boses sa buong mundo. Aquí la casa, pongo la mesa, quito la mesa, doblo la ropa, la reparto, la ropa que está planchada, la reparto, ayudo mucha mamá. Kilala ang mga cheetah na pinakamabilis na hayop sa buong mundo. Pero alam mo ba na hindi tulad ng mga tigre o leon na napakalakas ng boses o specifically yung ungol nila o yung roar ay itong mga cheetah ay parang pusa. Panoorin natin ang clip na ito. Tinatawag naman itong firefall na matatagpuan sa Yosemite. Sa unang tingin ay animoy lava ito o apoy na dumadaos-dos mula sa itaas na bahagi ng bundok. Pero nang dahil lang pala sa sinag ng araw na tumatama sa tubig ay nagmumukha itong apoy. Alam nyo ba na noong unang panahon ay ginagamit ang mga elepante sa digmaan? Ito ang isang armor na suot ng isang war elephant sa India noong 16th century. Isa naman itong napakaganda at napakagaling na fire dance performance. Kuha naman ang larawang ito ng isang tao mula sa Edo tribe. Doon, pasok ang kasabihang the bigger, the better dahil mas malaki ang tiyan ay mas nakaka-attract sa kanila. Isang patunay na hindi ka mataba, nabibilong ka lang siguro sa maling tribo. So, ever wonder kung ano ang itsura ng 2,000 years old na tinapay? I've got you covered. Ito ang isang tinapay na natagpuan sa Pompeii. Na-preserve ito nang pumutok ang bulkang Vesuvius. Isa ito sa pinakamalinaw na litratong kuha sa planetang Mercury. Buddy, kaya mo bang gawin ito ng mabilis? Ang mga bulaklak na ito ay tinatawag na Magnolia Lily Flora, isang uri ng bulaklak na may itsurang ibon. Litrato ng gubat sa gitna ng syudad na makikita sa Taipei, Taiwan. Isa lang ang concern ko dito, hindi kaya napakaraming lamok ang nagpupunta sa katabing mga building. Anyway, maganda naman ang tanawin. And last but not the least ay ang 30-second summarized video ng mga hindi magagandang nangyari noong 2020. At siguro, dyan na matatapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!